Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Nanggapin mo ang aming kahilingan, Ito na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ito lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagsaloob mong ang pagdiriwang naming dito sa lupang ibabaw ay mabaging dapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng panalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinala siya roon, araw-araw, upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo." Sa ngalan ni Hesukristong taga Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lusok siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila nang makita nila siya, ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng mga banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay. Dapat ipaalam, siya ay purihin, suubin ng awit. Ating papurihan ang kahanga-hangang mga gawa niya't dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal na napakadakila, lahat ng may nais maglingkod sa poon dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham, gayon din lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay nasa saklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan, ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nila nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na naangalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na kakatapos na pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya sa aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maaga-aga raw silang pumunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kaya hangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbataan ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring nagpapatuloy pananglakad. Ngunit siya'y pinapagkapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala ganun na lamang ang pakiramdam habang tayo'y kanyang kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa akin ang mga kasulatan." Noo'y di tumindig sila at tagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Mula nang nabuhay ang Panginoon, muli nang nabuhay ang Panginoon, nagpakita kay Simon at isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala sa paghati-hati niya sa tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa atin pong ebanghelyo, marahil karamihan sa atin ay pamilyar sa kwentong ito. Ang kwento ng Road to Emmaus. Ang dalawang alagad, si Cleopas at ang isang nasabing hindi nakilala,
ay naglalakad na malungkot. Kasi parang gumuho ang mundo nila. Yung inaasahan nila, yung akala nilang eto na, tila yung expectation hindi nagkita ng kanilang reality. Well, yun ang akala nila. Pero, nang nasa sinabayan sila ni Jesus na hindi na nakilala, binuksan nila yung puso nila sa Kanya. Binuksan nila ano yung mga takot nila, ano yung pangamba nila, ano yung pag-aalinlangan nila. At ano ang naging sagot nila? At anong sagot sa kanila? Tungo sa kanilang alinlangan, tungo sa kanilang pagdadalawang isip, ang ibinukas ni Jesus sa kanila ay ang mga kasulatan. Kaya maintindihan natin, no? Hindi ba minsan pag tayo'y nabibigatan, tayo'y tila nawawala ng direksyon sa buhay dahil napapangunahan tayo ng dilim, ng takot, pangamba, mga bagay na parang walang katiyakan. Ang naging liwanag ay ang salita ng Diyos. Kaya, hindi ba may mga tao, marami na rin siguro magpapatotoo nito, na sila ay nakakakuha ng inspirasyon sa salita ng Diyos sa kabila ng dilim at bigat ng kanilang dinadala. Ang salita ng Diyos ay naging liwanag nila. Sa ating ebanghelyo, ito din ang naging liwanag ho ng mga alagad na ito habang sila ay naglalakad. Ang salita ng Diyos ang totoo nila naging sandigan. Kaya maganda rin ho sa atin bilang mga Kristiyano, marahil yung karanasan na ito na tila'y nawawalan tayo ng pag-asa, tila'y ng panghihinaan ng loob, tularan natin sila. Ang salita ng Diyos ang kanilang naging sandigan at ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob. Lakas ng loob na hindi para masolusyonan ang problema nila, pero ang lakas ng loob para magpatuloy sa paglalakbay. Ang lakas ng loob na hindi sila susuko. Ang lakas ng loob na magpatuloy sa kanilang paglalakbay sa kabila ng kadiliman. Pero ang pagkakaiba, meron ng kaunting liwanag. May liwanag na hindi na dilim ang nilalakaran kasi hawak na ang salita ng Diyos. At pwede po nating matutunan ito, lalong-lalo na ho sa atin ngayon bilang mga Kristiyano, may mga ganito rin tayong karanasan. Karanasan ng tila'y paghihina, karanasan ng tila'y nawawalan ng pag-asa. Ang salita na hayaan natin ho, yung salita ng Diyos, ang magbigay liwanag sa buhay natin. Huwag na ho kayong pumunta sa iba-iba na magbibigay sa inyo ng false hope. Kasi si Jesus talaga ang legit na hope natin. Siya ang tunay na pag-asa natin. At ang salita niya ang ating liwanag. Nakilala nila si Jesus. Kaya, nung paghati ng tinapay at nakilala nila, anong sabi nila? Kaya pala, ganito ang pakiramdam natin habang ipinapaliwanag niya sa atin ang mga kasulatan. Maganda nga ho yung pagkakasalin ho sa Ingles. Were not our hearts burning as He was opening to us the Scriptures? At ang salita ng Diyos ho sana ang maging ningas ng puso natin sa ating paglalakbay. Laging may dahilan para magkaroon ng pag-asa.
dahil si Jesus ang ating pag-asa, ang Diyos na muling nabuhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid sa pag-alala natin kung papaano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Ang ating itugon, Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangan magpakasakit si Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eucharistia, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Tumayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghahain sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa iyong anak, ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamo na umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan. Magsiluhod mo ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harap ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, ang banal na larikan ni Santa Teresita ng Batang sa Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado of April 15, 2023 sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father John Sescon. Ito po ay manatili hanggang Linggo, April 16, 2023 sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin ipinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ay gawin mo mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal na iyong anak at na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati